Bangag na bangag pa si Rika nang pumasok sa bakuran niya. Inumaga na kasi siya nang uwi matapos mag-party hard ng nagdaang gabi sa birthday celebration ng katrabaho. So the last thing she wanted to see was a sleeping baby in a basket in her garden. Dinampot niya yon at pumunta sa kabilang bahay. Pupungas-pungas na binuksan ni Anthony ang pinto. Inilapag ni Rika ang basket ng bata sa paanan ng lalaki. May nagkamali ng deliver sa bahay ko. Piling ko sa'yo to. What the hell is that? Anak mo. Binata pa ako. Congratulations on being a father. Walang gustong umako sa bata. Pero sa huli sa kanila pa rin napunta ang walang muwang na sanggol. Nagsabwatang kasi sila para makuha ang mana ni Anthony mula sa namayapang lola. At kailangan ito ng isang mag-ina. Kaya pa nilang isahan ang kondisyon ng matandang na mayapa na? Karma's a bitch, they say. But no one ever mentioned that it could also be a little sweet. Chapter 1. Halos hindi na maidilat ng maayos ni Rika ang mga mata pagbaba ng taxi sa tapat ng gate ng bahay niya. Inabutan na siya ng pagsikat ng araw sa biyahe. Ang layo naman kasi ng lugar kung saan nag-celebrate ng birthday party ang katrabaho at kaibigan niya sa call center. Pero okay na rin dahil kahit paano nakaidlip siya sa taxi. Mabuti na lang din at nabit-bit niya ang toy gun na prop sa cowboy team party ng katrabaho. Nagamit niya para lihim na sindakin ng taxi driver kung sakaling magloko habang umiidlip siya. Effective naman dahil nakauwi siya ng bahay ng matiwasay. Kapapasok pa lang niya sa bakuran nang may mapansin sa tabi ng low fence wooden gate. Isang malaking basket na may nakatakip na telang puti. Nag-iba na ng lalagyan ng pandesal si Toro? Ang teenager na yon ang nagde-deliver ng pandesal tuwing umaga na nilalantakan niya bago matulog. Pagdating mula sa magdamag na trabaho, sosyal. Pero habang papalapit sa basket, unti-unting napapakunot ang noo ni Rika. Wala kasing pamilyar na amoy ng bagong lutong pandesal na laging sumasalubong sa kanya. Ha? Ang tangi niya nasambit nang makita sa wakas ang totoong laman ng basket. A sleeping baby. Namaywang si Rika habang tinitingnan ng bata. She looked around to see if there was anyone she could strangle for leaving a child in her front yard. Isang magandang babae ang nakita niyang lumabas mula sa katabing bahay. Hinalikan pa nito ang isang lalaki na nananatili lang sa loob ng bahay. Tapos naglakad na ang babae sa nakaparadang sasakyan sa labas ng gate at kumakaway na nagmaneho palayo. Hay nako, heto na naman po ang lalaking kuneho. Naghihikab ba siya ng bitbitin ng basket at nagpunta sa kabilang bahay. Bukas naman ang gate, kaya diretso siyang pumasok at kumatok sa pinto. A tall guy opened the door for her, his eyes squinting as if trying to keep himself awake. Rika, what do you want? May nagkamali ng deliver sa bahay ko. Feeling ko sa'yo to. Ibinaba niya ang basket sa paanan ng lalaki. Have a nice day, Anthony. Narinig niya ang mahinang mura ng lalaki nang tumalikod siya. Nabitin sa ere ang paghihikab niya nang may humawak sa kwelyo ng kanyang leather jacket. What the hell is that? Turo nito sa basket. Anak mo. Anak ko. Binata pa ako. Maraming gaya mo na nagiging binatang ama. Tinapik niya ng malakas ang kamay ni Anthony para bitiwan siya. Hindi siya nito pinakawalan. Imposibleng anak ko yan. Marami rin gaya mo na aksidenteng nakakabuo. That kid is not mine. Mas lalong hindi sa akin ang batang yan. Malalaman ko naman siguro kung nabuntis ako, hindi ba? Pero ikaw, sigurado kang wala kang nabuntis na babae? Of course. Sure na sure ka? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Saglit ding sinulya pa ng bata. He has your eyes. He's sleeping. He has your bait. Kayong dalawa ang kulot. Straight ang buhok ko. Kinulot ko lang yan gamit ang hair iron. Mukhang wala pa rin balak ang lalaki na pakawalan siya. Kaya hinubad na niya ang jacket at naglakad palayo. Good luck on your baby and congratulations on being a father. Dumiretso si Rika sa kabilang bahay nang hindi lumilingon. Antok na antok siya at lutang ang pakiramdam. Pagdating sa kwarto, napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Heavy makeup to cover her pale skin, the need to change clothes, and shower a little. Nakakatamad. Humilata na lang siya sa carpeted floor.
Mamaya na lang ako maglilinis pag gising ko. Sinipa niya ang sapato sa isang tabi, saka ipinikit ang mga mata. Peace. Meow. Ilang minuto nang palakad-lakad si Anthony sa sala, habang sinusulyap-sulyapan ang basket na nasa ibabaw ng center table. The kid was still peacefully sleeping. Why he felt like his brain was going to explode any moment for trying to gasp what the heck just happened. Congratulations on being a father. Anthony sighed incredulously. Hindi talaga niya matanggap ang mga pangyayari. At hindi rin siyang tipo ng laging nagtatakip ng mga naging kasalanan at kapalpakan. Sa trabaho niya bilang architect sa pinakamalaking constructions development company sa bansa, hindi uubra sa kanyang excuses. Lahat ay hinahanapan niya ng head-on, lalo na kung kagagawan niya ang problema. And this is definitely a problem I didn't create. Dahil wala siyang balak na magkaanak ng wala sa plano. Ang babaeng yun, minsan na nga lang magpakita sa liwanag, manggugulo pa sa buhay ng may buhay. Ha! Gumalaw ang bata sa basket. Oh no, don't wake up. Don't wake up, don't... The baby woke up and started crying. Mabilis na lumabas ng bahay si Anthony at pinuntahan si Rika sa kabilang bahay. Napansin niyang puting envelope na natapakan niya pagpasok sa gate na nakalimutan yatang isara ng may-ari. He picked up the envelope and read it as he walked to her door. The letter just contained the information about the baby. The name, age, and gender. May munting mensahe ng pagmamakaawa at paumanhin. Pero walang nakalagay na siya ang ama ng bata. Kakalampagin na sana niyang pinto ni Rika nang marinig niyang mas malakas na iyak ng bata. Agad siyang umuwi at binitbit ang basket pabalik sa kabilang bahay. Don't cry, kiddo. Your mom's coming for you. Kinatok niya ng malakas ang pinto ni Rika at hindi tinigilan hanggat walang nagbubukas. The woman looked even more messed up than he had seen her earlier. Nagkalat na kasi ang makeup at halatang pinagtripan na ng mga adik ang buhok. Did she go to sleep without washing up? Leaving the basket in front of her, nabulabog sa pagtulog. She looked really pissed off though, so before she could give him a finger, he stuck the paper on her forehead before. The baby's not mine. It says there in the paper. So I think she's yours. Good luck. Basta na lang nilayasan ni Anthony ang babae, gaya ng ginawa nito kanina sa kanya. Pero kakasarap pa lang niya ng pinto pagka-uwi. May kumakatok na uli. Yep, it was that woman again. Wala ang pangalan ko sa papel na to. Itinapal din itong papel sa kanyang noo. Plus, I'm still a virgin. And she left the crying baby on his doorstep. This time though, he wouldn't let her get away again. So he picked up the basket and followed her. Naabutan ni Anthony si Rika sa labas ng gate at nahawakan sa collar ng suot nitong itim na t-shirt bago makatawid sa kabilang bahay. Wala rin ang pangalan ko sa papel na to. Hindi na ako virgin, pero sigurado akong hindi sa akin galing ang kalahati ng jeans ng batang ito. Itinulak niya kay Rika ang basket. She stopped the basket and pushed it back to him. Hindi ko kukunin ang isang bagay na hindi sa akin. Kung ganun, bakit sa akin mo ito itatamba kung alam mong hindi rin sa akin to? The baby's cries were getting louder. I know it's yours, sabi ng babae. Baliw ka ba? Hindi, pero inaantok na ako at walang oras sa mga ganitong bagay. Mas lalo na ako, so take the baby with you and let's move on with our lives. Shall we? Sabi ni Anthony. I'm actually moving on with my life kung hindi mo lang inistorbo ang pagtulog ko. Take the baby. No. Take it. No. Oh my goodness, you too. Isang may edad na babae ang nagsalita sa kabilang bakuran. Kilala ni Anthony ang ginang. She was Mrs. LaCuerda, the wife of their subdivision's homeowner association president. This is bad. Pwede bang asikasuhin niyo muna ang bata bago kayo mag-away? Kids these days, why are you so irresponsible? The baby's not mine. Sabay nilang sagot. What do you mean not yours? Nakita ko ho sa loob ng bakuran ko ang bata. Sagot ni Rika. Pero piling ko kay Anthony ang bata at nagkamali lang ng bahay na pinag-iwanan niyo nagdala. Sarap sa kalin ng babaeng to. You're accusing me without proof and tarnishing my reputation. Pwede kitang kasuhan sa mga sinasabi mo.
Yeah, sure, whatever. Rika pushed the basket to him. Good luck with the baby. No. You take it. No. Tumigil na kayong dalawa. Akin na ang bata. Ipinatong ni Anthony ang basket sa ibabaw ng mababa at konkretong bakod na naghihiwalay sa mga property sa subdivision. Agad binuhat ni Mrs. Lacuerda ang bata at inihele. You poor thing, bakit ayaw nila sa'yo? Eh ang ganda-ganda mo namang bata. The old lady checked the baby's diaper. Guwapo pala. Sorry, iho. Tiningnan sila ng matanda. Hindi pa naman basa ang diaper niya, kaya baka nagugutom lang. Tingnan niyo kung may gatas dyan sa basket. May napansin nga si Anthony na nakasiksik sa gilid ng basket. Iniabot niya iyon sa matanda, na agad na ipinadede sa bata, na agad tumigil sa pag-iyak. Face at last, or so he thought. Dahil palabas na ng bahay ang esposo ni Mrs. Lacuerda. Mina, ano ba yung ingay na kanina ko pa naririnig? Ito kasing dalawang kapitbahay natin. Nag-aaway na naman. Minsan na nga lang magkita at ngayon nag-aaway na naman. At dahil pa sa isang baby. Baby? Gusto nang tumakbo palayo ni Anthony nang lumapit ang matandang lalaki. Kilala kasi sa pagiging estricto at disciplinaryo ng homeowner president. They found the baby, but they don't want to take care of this thing. Nakakaawa. Inuna pa nilang mag-away. Poor. Kesa asikasuhin ng bata. Mangangatwiran sana si Anthony na walang lang ng pagkakataon dahil sa ibinigay na tingin sa kanya ni Mr. Lacuerda. Inireport nyo na muna sana sa barangay o kaya sa kapulisan ng tungkol sa bata. Bago kayo nagrambulan dyan. Sorry ho, medyo nagulat lang ho ako sa pagsulpot ng babaeng to sa bahay bitbit ng bata. At sinabing anak ko. Kakagising ko lang din ho kasi. Bahagyang siniko ni Anthony si Rika para humingi rin ng paumanhin. Sorry ho, wala pa ho kasi akong tulog mula sa trabaho, kaya medyo loka-loka ho ako. Pero piling ko ho talaga sa lalaking ito ang batang yan. Anthony turned to the woman beside him, wanting to really wring her pretty little neck. She was scrunching her nose up to him, as if defying her with her messed up makeup, and even messier hair. Still he couldn't help thinking she looked really cute. Ang totoo, matagal na niyang pansin na cute ang kapitbahay na seasonal lang niya nakikita. Kahit magkadikit lang ang mga bahay nila, it was probably because of their different work schedules. Pero teka, bakit kung ano-ano pang iniisip niya sa babaeng ito? Ginugulo ni Rika ang buhay niya, kaya pangit dapat ang maging tingin niya dito. Binuguhan niya ng hiningang mukha ni Rika para lumayo ito sa kanya. You too, i-report niyo na ang insidente sa barangay. Magpatulong na rin kayo kung paano makikilala ang nagdala sa bakuran nyo ng batang ito. Pabilihin mo muna sila ng diapers at milk formula, Noel. Matatagalan ang proseso ng paghahanap sa magulang ng bata. Kakailanganin niya ng diapers at gatas. You heard my wife. Kami na muna ang bahala rito. Tiningnan ni Anthony si Rika. Kaya mo na yon. Bakit ako? Kayong dalawa ang bibili. Pagtatama ni Mr. Lacuerda. Inilista ang mga kailangan ng bata. But I'm expecting my mother today, sir. Baka hanapin niya ako. Sasabihin na lang namin sa kanya na may inaasikaso ka sandali. Si Rika naman ang umapila. Sir, inaantok pa ho ako. Matulog ka na lang pagbalik nyo. Now go. Nasasayang na ang oras natin dito. Pumasok na sa bahay ang dalawang matanda bitbit ang bata, na kontento pa rin sa paglaklak ng milk formula. Napabuntong hininga na lang si Anthony. Ang daming weird na pangyayari na pwedeng mangyari sa kanya. Bakit kailangan may involved na bata at babaeng nababaliw sa antok? Penging pera. Pambili ng gatas at diapers ng anak mo. Tinapik niya ang palad ni Rika na parang nangingikil lang. Anak mo yun. Ikaw ang gumastos. Sir, tinatakbuhan niya ang responsibilidad niya, oh. Dinakot niya ang collar ng babae at hinila palayo. Ilang diapers ang kukunin ko? Wait, may mga size pala yun. Anong size ng diaper ng anak mo? Ang daming baby milk dito. Anong brand ng gatas ang gamit ng anak mo? Masamang tingin ang ibinigay ni Rika kay Anthony na nakapamewang lang habang tinitingnan ang istante ng mga baby milk
sa kabilang aisle ng grocery store. Doon sila nakarating sa paghahanap ng mga ibinili ng matanda para sa nadampot nilang bata. Tiningnan siya ni Anthony. Umismid siya at ginaya ang pose nito. Pero inismiran lang din siya ng kumag. Inaantok pa ako, pero gwapo pa rin siya sa paningin ko. There's an ad here. Itinuro ni Anthony ang advertisement banner ng isang baby milk product. Breast milk is still best for your babies. Bakit hindi ka nalang magpa-breastfeed? The best pa for your baby. Dumako ang tingin nito sa kanyang dibdib. Oh, right. Sorry. Did he just offend her average chest size? She picked up the largest pack of diaper and threw it at him. Bahagya pang napaurong si Anthony sa lakas ng impact ng diapers na tumama rito. Catch! Sigaw ni Rika. Eksaherado pa ang peke niyang pagkagulat. Ay! Sorry, nasaktan ka ba? The guy gave her a beautiful but the most sarcastic smile she had ever seen in her life as he picked up a tin can of powdered milk. With just one hand? Oh, wow. Kaya niyang hawakan ng latang yun ng isang kamay lang. Cool. Pero ibabato ba nito sa kanyang lata? Mukhang hindi naman. Pero pumorma pa rin siya para idepensa ang sarili. Just in case. Iho, you're here. Ma? May nanay siya? Akalain mo yun? In all fairness, ang pretty ni mother. You're up early. Akala ko tanghali ka na gumigising kapag weekends. Kaya hapon na ako nagpupunta sa bahay mo kapag naiisipan kong dalawin ka. Something just came up. That's why. Something really did come up. Itinaas ni Rika ang maliit na pack ng diapers at feeding bottles para tuksuhin si Anthony. Like learning he just became a father, pinandilatan siya ng lalaki at lihim na pinalalayas. Pinandilatan lang din niya ito. Ha, mas malaki yata ang mga mata niya. Kung ganon, nakarating na pala sa'yo ang balitang nangyari sa Lola Pilis mo. Who? Your Lola Pilis, your father's aunt. Nashock din kami sa balita kaninang madaling araw nang malaman na pumanaw na siya. She died alone and lonely in that big old house of hers. The old woman gave out a sad sigh. Ang papa mo na at ang mga kapatid niya mag-aasikaso sa lamay ng lola mo dahil wala naman siyang pamilya. Mag-grocery na nga rin sana ako rito para sa lamay bago kita daanan mamaya at ipaalam ang nangyari. Hindi na masyadong naintindihan ni Rika ang mga sinabi ng ginang dahil napako na ang atensyon niya kay Anthony. Parang bigla kasi siyang tinubuan ng awa. Handa pa nga siyang makipag-ceasefire sa iringan nila kung hindi lang niya napansin ang ekspresyon sa mukha nito. He was exaggerately sad and looked ridiculous when he gave her a glance as he wiped away his tears that weren't even there. She was my favorite Lola. Even though you haven't seen her for years, she was still my favorite Lola. Nagtaasan ang mga invisible antena ni Rika. Ang kumag, balak iwan sa kanya ang bata. Tatakasan siya. Let's go, Ma. Gusto ko nang makita ang favorite Lola ko sa huling sandali. Bakit nga pala nandito ka sa baby formula sections, iho? At ano yung mga hawak mo? Nothing, Ma. Inihagis ng lalaki sa grocery cart ang hawak na lata ng gatas at diapers. Napadaan lang ako dito papuntang beverage section. Beverage? Ikaw talagang bata ka. Ang aga-aga beer ang iniisip mo. Kaya ka gustong pahirapan ng Lola Pilis mo sa pagkuha ng mana eh. Mana? Ah, hindi pa nga pala namin nasasabi sa'yo. Nang minsan kasi namin siyang dinalaw ng papa mo. Nabanggit niya ang tungkol sa ipinamamahagi niyang kayamanan sa mga apo niya sa pamangkin. Isa karoon. And I think you had the largest share since your father was your Lola Phyllis' favorite nephew. Si Lola talaga. No wonder she was my favorite Lola. Favorite Lola mong mukha mo. Gigil na sigaw ni Rika sa isip. Napaka-plastic. Dalawin ka sana ng Lola mo at nang lumuwa ang mga mata mo sa takot. But as I've said, makukuha mo lang ang mana mo kapag nakita namin na responsable ka na sa buhay. I'm responsible enough. In fact, may plano na nga akong i-expand ang maliit kong architectural firm para makakuha ng mas malaking project. I wouldn't mind having extra funds. That would make my life a little easier. Your Lola wants you to settle down. What? Your Lola meant that she wanted you to start a family of your own.
You know, find the right girl, get married, have babies. Yung makukuha mong mana ay para sa suporta sa bubuuin mong pamilya. Yun lang daw ang magagawa niya bilang pagbawi sa hindi niya paggabay sa paglaki mo. I think your Lola Pilis felt like she was responsible for the life you're leading now. But we never even that close for her to feel that way. Sabi na eh, lukuluko talaga ang Anthony na to. Ang totoo ay niisip nga din namin ng papa mo na magpagawa ng last will and testament. At bigyan ka ng parehong requirement bago mo makuha ang mana sa amin. Kung sakaling bigla kaming mawala sa mundo. Go, Mommy! Ma, don't say that. Matagal pa kayong mabubuhay ni Papa. Anyway, kung sakali lang naman, don't worry. Hindi kami mawawala ng Papa mo hanggat hindi namin nakikita ang mga magiging apo namin. Saka isa-isa naming anak. Nakita ni Rica ang frustrations ni Anthony. Mukhang gustong-gusto nang makuha ang nabanggit na mana. May kung anong ideya tuloy na sumulpot sa kanyang isip. Kailangan niyang maging responsable. Madali lang yan. Bit-bit ang isang bundle ng diapers at feeding bottles na nakapromo, lumapit siya sa mag-ina. Nabili mo na ba ang mga gatas ng baby? Excuse me? Are you talking to my son? Oho! Sinulya pa niya si Anthony. Walang reaksyon. This was not the reaction she was expecting from him. Nanay niya ho kayo? Well, congratulations ho. Lola na kayo. What? She's the mother of the baby. Singit ni Anthony at itinapal ang kamay sa bibig ni Rica. Our baby! Naniningkit ang mga mata at nakahalukip-kip si Rica habang hinihintay ang paliwanag ni Anthony na mapag-isa sila sa isang bahagi ng grocery store na walang masyadong tao. Doon siya pinakawala ng walang iya matapos iwan ang natulalang ina dahil sa huli nitong sinabi. Our baby? What? Akala mo hindi ko alam ang balak mo nang lumapit ka sa amin ng mama ko kanina. Gusto mong malaman yan tungkol sa baby na napulot mo para mapilitan akong tanggapin yung bata at mawalan ka ng responsibilidad. Tama? Tama. So bakit mo sinabi na our baby yon imbis na itama mo ng diretso ang mga sinabi ko?